Matatawag yan na disenfranchisement. That's why kailangan kung exercise man ng presidente ang power to impose preventive suspension, kailangan maghinay-hinay siya na hindi siya basta-basta na magbigay ng preventive suspension. Kailangan mabigat ang ebidensya. Kung basahin mo yung local government code, only if the evidence of guilt is strong. In legal parlance, Kuya Mark, ano po ba ang masusunod? Ano ang mas matimbang? Ano po ang mas mabigat? Yung utos po ng executive through the office of the president, saklaw ng kanyang pong mga ahensya ng gobyerno, o yung naging desisyon ng taong bayan through elections? Dahil ang kaso po ni Governor Hubahib ay napatawan po siya ng suspension order, sinuspindi, for how many days? Pero siya po ay majority, overwhelming yung kanyang naging panalo sa nagdaang eleksyon. Based sa research natin, MJ, hindi po sinuspend si Governor Humawid. Humahid. O si Governor Edwin. Humahid, hindi siya nasuspend. He was only given preventive suspension. Mm. Preventive suspension, hindi naman penalty yan. That's part of the process. So kailangan natin malaman ano ba 'yung authority ng Office of the President to respect sa mga LGU. Nakalagay po sa ating saligang batas na ang Office of the President o 'yung presidente natin has supervisory power sa mga local governments. But hindi naman basta-basta na ibigay 'yung tinatawag na preventive suspension kung may kaso. Kailangan bibigyan pa rin ng opportunity na magpaliwanag 'yung tinatawag na due process of law. Kasi very clear po sa ating local government code na kailangan bibigyan ng opportunity yung respondent na sagutin ang mga complaint laban sa kanya. Kung may complaint man, bibigyan ng opportunity na magpaliwanag. Tapos, ibig sabihin, dapat may investigation muna bago siya mag-implement ng suspension. Kahit na preventive suspension man yan, kailangan all the issues must be joined. Kailangan alam ano yung issues, ano yung dapat sagutin bago mabigyan ng preventive suspension kung pagbigyan man. So hindi siya dapat basta-basta pag ibigay yung preventive suspension kasi nga kailangan respetuhin natin ang mga taong bayan na naghalal sa governor. Kasi kung anytime pwedeng i-suspend ang isang governor na walang due process, so paano naman yung mga taong bayan na nagtiwala sa isang governor, na nagtiwala sa isang mayor, isang konsihal, isang board member, isang vice governor? So mabaliwala yun yung tinatawag na trust and confidence na binigay ng taong bayan sa isang governor. Hindi kaya yan matatawag, Kuya Mark, na disenfranchisement sa panig po ng daan-daang libong constituents ng probinsya? Matatawag yan na disenfranchisement. That's why kailangan kung exercise man ng presidente ang power to impose preventive suspension, kailangan maghinay-hinay siya na hindi siya basta-basta na magbigay ng preventive suspension. Kailangan mabigat ang ebidensya. Kung basahin mo yung local government code, only if the evidence of guilt is strong, magbigay ng preventive suspension para maiwasan ang any control or any influence ng mga witnesses kung mayroon man. Ibig sabihin doon, kailangan klarong-klaro or na-convince talaga ang presidente ng Pilipinas na the evidence of guilt is strong. Kasi kung if evidence of guilt is not strong or it's weak, kailangan hindi siya basta-basta magbigay ng preventive suspension. Kasi kung isuspend nila ang governor, lalo na si Governor Humahib, kung isuspend nila yan, so paano yung probinsya ng Davao del Norte walang governor? Na pinagkatiwala ang office of the governor ni Governor Edwin Humahib. Ibigay ba yan sa vice governor? Hindi. Kasi in the very first place, hindi pa naman suspended si Governor Edwin. Kung hindi, ang binigay sa kanya, kung meron man, preventive suspension. Binasa ko yung local government, MJ. Nakalagay doon, ang presidente ng Pilipinas pwedeng magbigay ng preventive suspension only if the evidence of guilt is strong. Kung hindi yan, hindi dapat ibigay ang preventive suspension. And clearly, nakalagay doon, may right ang respondent like Governor Edwin na sagutin,
harapin ang mga complainant kung meron man, to cross-examine, kailangan kumuha ng magaling na abogado para depensahan ang kanyang sarili. So that's part of due process and equal protection clause na nakagaranteed po yan sa ating saligang batas. So ibig sabihin po, Attorney Mark, yung pong paghahalili pansamantala ng Vice Governor ay null and void po iyon? Hindi matatawag automatic na null and void, but kailangan may, ang gagawin ni Governor Edwin, kailangan mag-file muna siya ng motion for reconsideration sa Office of the President, and of course, with prayer na i-hold muna yung pag-impose ng preventive suspension. Kailangan immediately gagawin niya yan, otherwise, parang kung tumahimik ka o tumahimik siya, ibig sabihin, tinatanggap niya yung desisyon ng Office of the President. So, my humble opinion or my humble suggestion sa kanya, kailangan muna siya mag-file ng motion for reconsideration. Then, pag wala talaga, at least akyat siya sa Supreme Court to ask for a petition for certiorari with prayer for TRO. Eh, paano yun, Kuya Mark? Ang tingin ng taong bayan ngayon, ang pagkontra ka sa administrasyon, alam mo yun, ang tingin ng taong bayan, one-sided masyado ang mga nangyayari. Tulad ng ginawa sa SMA franchise, Kuya Mark, naalala mo. Yes, tama. Ang nangyayari kasi ni Governor Edwin, parang wrong timing yung preventive suspension. Parang may halong politika. In the very first place, may naka-announce kasi na isang rally dyan sa Davao del Norte ngayong linggo. And because of that rally, baka napabilis yung suspension niya or nabigay yung suspension niya bago ang rally kasi yung rally na yan is really one of the reason for his suspension. That's why we believe, sa tingin ko, sa nabasa natin sa balita and sa lahat po ng mga na nakita ko o nakuha ko mga information, halatang halata na may politika na involved in this decision. Oo, at saka may pattern, Kuya Mark, di ba? Kung politically speaking, parang nagiging common na siya na insidente sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Mas maganda si President BBM, pagbalik niya galing Amerika, mas maganda explain niya bakit nangyari itong kay Governor Edwin. Kailangan niya sagutin to in the very first place. Pinagkatiwalaan naman si Governor Edwin sa Davao del Norte. Hindi naman siya appointed na anytime pwedeng palitan at the pleasure of the President. Elected siya ng ilang libong taga Davao. Pinagkatiwalaan siya na maging governor ng Davao. Hindi sana dapat basta-basta na ibigay yung preventive suspension kahit na hindi yan penalty, but it will deprive the people in Davao del Norte a good governor like Governor Edwin. Kuya Mark, in the day-to-day operations po ng Kapitolyo, sino ngayon ang mananaig? Yung si Kuya Gob Bubahib o yung bago ngayon na inilagay na pumalit sa kanya si Vice Governor Uy, ngayon acting governor, lalo na sa pagpirma po ng mga dokumento? Paano po yan? Batay po sa batas? Kailangan, in this situation, iba na natin alam kung sino talaga yung governor ngayon, lalo na yung desisyon na binigay ng Office of the President. So, ang suggestion natin na dapat mag-file muna si Governor Edwin ng motion for reconsideration with prayer na i-stay or i-hold muna yung preventive suspension. And kung hindi talaga siya pagbigyan, mag-file siya ng TRO. Otherwise, may bago ng governor dyan or temporary or acting governor dyan sa Davao del Norte. So kailangan siyang lumaban, kailangan niya gawin ang lahat po ng legal remedies available para at least man lang magbigyan yung hustisya. Hindi siya lang ang magbigyan ng hustisya, kundi ang buong Davao del Norte. Attorney, mayong gabi. Ang sabi po ni Governor Hubahib, wala daw siyang nakuhang kopya. Kumbaga parang regarding doon sa mismong reklamo, nagtaka na lang siya dire-diretso. Hindi daw sila dumaan sa investigasyon. Ito bang pagpapasuspende sa kanya ay magiging bahagi ng investigasyon? And considering 2022 pa raw itong isyong inihain sa kanya or admin case na inihain laban sa kanya. Very clear kasi nakalagay po sa ating local government code na may tinatawag na
notice of hearing. Ang ibig sabihin diyan na kailangan bibigyan si yung complaint, yung respondent ng opportunity to submit a verified answer within 15 days from receipt of the summon. Kung may summon man natanggap siya from the office of the president, kailangan bigyan siya ng 15 days to find an answer. Then after the answer, 10 days, doon pala mag-start ang investigation. And the investigation, hindi dapat sa Malacanang, kung hindi doon mismo sa office sa probinsya ng Davao del Norte para malaman ng investigative officer, ng officer of the president, kung may basihan ba yung complaint. So ibig sabihin, hindi basta-basta na i-issue ang preventive suspension, kailangan talaga na may investigation, bibigyan ng opportunity na magpaliwanag bago ibigay yung preventive suspension. Kasi nakalagay doon, may authority ang Office of the President to issue preventive suspension if the evidence of guilt is strong. So paano mo malaman kung evidence of guilt is strong? Kailangan bigyan natin ng opportunity na pakinggan ang both sides. The complainant, bigyan ng opportunity na magpaliwanag bakit dapat i-suspend o tanggalin sa pwesto si Governor Edwin. Si Governor Edwin din dapat bigyan din ng opportunity na magpaliwanag. Yun ang konsepto ng democracy. Yun ang konsepto ng tinatawag na due process na naka-guaranteed po yan sa ating saligang batas, and in fact, naka-specify po yan sa local government code na dapat bigyan ang respondent ng pagkakataon na magpaliwanag within 15 days, bigyan ng pagkakataon na harapin at i-cross-examine yung mga complainant at saka yung mga witnesses. Kailangan kumuha siya ng magaling na abogado. At same time, hindi siya matatawag na presumed guilty na. He is still presumed regular, presumed in good faith, presumed innocent. So ibig sabihin, yung nag-complain, siya ang may burden of proof to present evidence na guilty si respondent governor. Kung hindi niya mapatunayan, kailangan hindi basta-basta na mag-decide ang office of the president. And lastly, hindi dapat mag-issue ng office of the president ng isang decision few days bago ang isang malaking rally sa Davao del Norte. Otherwise, bakulayan talaga ang politik na may politika of that decision ng Office of the President. Attorney, so kumbaga, linawin ko lang, clarify ko lang. Dapat magkaroon muna ng investigasyon at batay doon sa investigasyon, titimbangin yung magiging resulta noon, tsaka magpapatupad ng preventive suspension. Hindi una yung preventive suspension bago ang investigasyon. Tama, so hindi lang investigation, bigyan ng pagkakataon, bigyan ng opportunity na magpaliwanag. Bigyan sila ng certain period of time ang respondent governor si Edwin ng pagkakataon na mag-submit ng verified answer. May say verified answer under oath. So kailangan naka-under oath 'yon, bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. In this case, based sa sinasabi ni Governor Edwin, wala daw siya natanggap na notice or hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot. So in this case, paano malaman ng Office of the President kung ang evidence of guilt is strong, kung hindi nila binigyan ng pagkakataon na mag-submit ng answer or sagot si Governor Cubahib? Mm-hmm. And ito pa, attorney, ang nung natanong ko siya, ano ang reason ng kanyang suspension, sabi nga, noong 2022 ay nangyari ito, November ata ito, nung kanyang nirecall yung sasakyan na bagong bili daw yun eh, na inisyo ng Kapitolyo. So kumbaga, government vehicle pa rin yan. Kasi nga, sabi, meron naman siyang existing, kumbaga, binigyan lahat ng mga board member para magamit nila na service. Eh, sabi daw nitong board member, as per panayam natin kay Governor Cubahib, na meron pa naman daw siyang magagamit. So ang ginawa, nirecall niya yung sasakyan kesa sa Matenga na lang doon sa mismong bahay ng board member, ipinagamit na lang niya.
dito sa engineering office ng Kapitolyo. After nun, marami na mga sinasabi itong board member na kaya siya ginigipit, ganito, ganyan. So ginawa, after one month, isinoli din niya. Binalik din niya yung sasakyan. Tingin mo, ganito yung magiging parusa doon sa issue na yun. Tapos tinanong ko siya, after ba ng insidente na yun, kasi umabot na ng mahigit isang taon, nagkamabutihan na ba kayo? Sabi niya, after nun, wala na. Parang walang nangyari na gano'n na mga discussion nila. Tingin mo, sapat itong 20 or yung bigat ng parusa? Yung decision ng preventive suspension, it is beyond that board member. Hindi lang dahil sa board member na yan na bigyan ng preventive suspension yung governor ng Davao del Norte. Kung hindi, may malaking tao na nasa likod dyan na na-issue. Mabilis lang ha, ilang one year lang mahigit, hindi pa nga tapos yung investigation. Kung may investigation man, hindi pa man nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag or magbigay ng answer, may decision na. Ibig sabihin, it goes beyond the board member. So may malaking tao na nasa likod dyan, bakit na-issue yung preventive suspension laban sa governor. At maliban dyan, bago pa nangyari ito, last year daw, binigyan pa ng pagkilala ng DILG, Seal of Good Governance, ang Davao del Norte sa pamumuno ni Governor Hubahib. Hindi ba nila nalaman ng DILG na mayroong ganitong reklamo? Kasi to the point na nagpataw sila ng preventive suspension. So sila mismo believe sa naging pag-handle nitong si Governor Hubahib dyan sa Davao del Norte. Kaya binigyan ng award. Hindi, kasi ang nagbigay na hindi naman yan matawag Edbar, kasi yung nagbigay ng preventive suspension is the Office of the President. Ang nag-award naman is the Department of Interior and Local Government. So, nagkakaiba naman yan. But of course, yung DILG, sila ang may obligasyon na i-implement yung decision ng Office of the President. That's why, kung nakaupo lang si Governor Edwin dyan, wala siyang gagawin, ma-implement talaga yung decision ng Office of the President. That's why, mas maganda, mag-file mo na siya ng motion for reconsideration, and also with prayer na i-stay yung or i-hold mo na yung preventive suspension, kung of course yung chance na i-reverse yun malabo, pag ma-deny na yung motion for reconsideration niya, mag-file siya ng certiorari with TRO para hindi mo na ma-implement yung decision ng Office of the President. Mm-hmm. Ang punto ko lang naman doon, Attorney Mark, kasi nga, nakita ng DILG, so kumbaga, nagbigay sila ng award, hindi nila sinusuri yung background kung may kaso ito, no? So, mayroon ng duda. Pero ito, Attorney Mark, ano ang kaibahan naman ng paghahain ng reklamo sa Office of the President dito naman sa Office of the Ombudsman? May authority din ang Office of the Ombudsman to suspend. May iba dyan, ang suspension ng Office of the Ombudsman umabot pa ng 6 months, but ang Office of the President, very clear po sa local government code na hanggang 60 days lang ang suspension nila. That's why yung issue about the DILG na hindi nabigyan ng award, yun dapat ang isubmit sa answer ni Governor Edwin sa Office of the President. Isubmit niya na binigyan siya ng award, hindi siya abusado na governor, kung hindi maganda yung pamamalakad niya sa probinsya niya, i-submit niya dapat yun sa answer. For this case, wala pa siyang sagot na submit sa Office of the President. Dapat, bigyan mo na ng pagkakataon si Governor Edwin na sagutin yun. Iba kasi ang procedure ng Office of the President compared dyan sa Ombudsman. Kasi ang Ombudsman, normally ang issue dyan, graft and corruption, mga pag-aabuso. Actually, the same yan with respect sa Office of the President. But ang Office of the President is only exercising it in the exercise of its supervisory function. Supervisory function kasi nakalagay po sa ating local government code and sa ating salikang batas that the President of the Philippines only has supervisory function sa local government. Wala siyang control sa local government kasi yung local government, in essence, may autonomy, may local autonomy. Unlike sa Office of the Ombudsman, it is a constitutional body
ng purpose nila, taga-bantay, bantay sa lahat po ng mga ahensya ng government, lalo na pag may pag-aabuso. But in this case, hindi basta-basta ang Office of the Ombudsman na mag-suspend. Kung hindi, mayroon talagang bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, may panel pa of investigators na mag-investigate bago sila mag-decide. So, yun ang pagkakaiba ng Office of the Ombudsman from the Office of the President. Ito pa, attorney, ang payo na ibinigay diretso na sa Supreme Court kung magmo-motion man or ko-questionin itong suspension. Pag halimbawa po, attorney Mark, kinatigan ng Supreme Court itong si Governor Hubahib, di ba, sinuspindi siya, preventive suspension. Kung kakatigan siya ng Supreme Court, ano po ang mangyayari doon sa maling desisyon or maling ipinataw na parusa sa kanya mula sa Office of the President? Meron bang pananagutan yun? For example, maset aside yung decision ng Office of the President kasi on the ground that there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. May reinstate si Governor Edwin. Aside sa various states siya, kung may mga compensation siya hindi natanggap because of that sa nawala siya or suspend siya, matanggap niya yun. Yung mga benefits na nakuha niya na na-deprive sa kanya due to the preventive suspension. But hindi naman grounds na may pwedeng balikan niya ang Office of the President. Kung hindi, part yan sa proseso, part yan sa proceedings na kung may pagkakamali, hindi naman maging final yan. Pwede pa yan i-review sa Supreme Court in the exercise of its certiorari power. Luging-lugi pala yung nasa mga local officials kasi pwede silang magpataw ng suspension. Pero pag pumabor naman dito, wala lang. Ibabalik lang sa kanila. Wala palang suspension din doon sa mga official. Tsaka walang safeguards, ano, partner? Oo. So hindi rin sila pwedeng makasuhan ng grave abuse sa kanilang authority na mali ang implementasyon considering o hindi dumaan sa tamang proseso. So hindi naman kasi may tinatawag, that's part of the process. Kasi in every department, they're subject to the review ng judicial department. Like for example, Office of the Mayor, NTC, mga ganon, part yan, kung may decision sila, hindi maging final yan kung subject pa rin yan sa review power ng ating korte, like the Supreme Court of the Philippines. No, ngayon po, ang sabi po, tinanggalan po siya ng security details, police at sundalo after ng mga insidente na yun. Wala nang, kumbaga, parang ramdam niya na ginigipit na siya. Pwede ba niyang questionin din yun kung bakit siya tinanggalan? And at the same time, meron pa siyang nabanggit na anything na magkaroon ng mass demonstration, posibleng pinagbigyan utos na raw ang security sector na buwagin yun. That's why nga, so tayo mga Pilipino, dapat bantayan natin ang ating government. Because at the end of the day, dapat natin i-remind sa ating government that sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin doon, that public office is public trust. Pinagkatiwala lang natin yung function nila, yung opisina nila, galing yan sa taong bayan. That's why dapat natin bantayan in any government agencies, from the Office of the President down to the barangay. Bantayan po natin sila kasi pinagkatiwala lang natin yung kapangyarihan nila. Pinahiram lang natin sa kanila yon, the real authority galing sa taong bayan yan.